So, ano nang mangyayari dito? Kasi nabalitaan ko, hindi ka na pumirma ulit sa Star Music at Star Magic. Gusto ko pong maging honest, ha? Nanginginig yung laman ko po nung nakausap ko sila. At sabi niya sa akin, meron ba kaming nagawang mali? What do you want to change? Parang mapapalayo pa yata yung posibilidad na yung inaasahan ng mga fans mo o mababalitaan nilang hindi pa magiging nanay si Yeng o ano. Nafe-feel ko po inside of me na kung parang hindi pa yata ako handa. Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin to sa asawa ko? Eh siya parang gustong-gusto na niya. Tin-trace back ko po. Saan kaya nanggagaling yung fear? Yeng, bakit ganun yung lagi mong sinasabi na takot kang bumalik sa dati? Siguro ano, traumatic po talaga yung childhood na yun. Gano'ng katrauma yan? Huwag ganun. Sorry. Kasama po natin ngayon ang tinaguriang pop rock royalty. Aba. Kasi naman naloloka ako dahil ngayon pa lalong na viral ang kanyang song na Chinito. Hindi po nakaka-pop rock. Diba? Yeng Constantino, Yeng. Okay, thank you po for Ayan. Having me. Anong reaction mo? Dahil yung Chinito mo talagang inahataw sa TikTok. Nakakatuwa. Ano po nangyari po ito nung pagbalik namin galing US eh? Tapos parang iniisipan pala ni Casey at gawa natin ng koryo yung Chinito. Tapos, hindi na nga namin na-post yung nagawa naming kakulitan. Pero eventually, parang, oh, ano nangyari? Paano nag-start? Di ko talaga alam. Kaya hinanap ko po talaga yung history sa TikTok. There's just this one girl na makulit lang, parang yung beginning lang ng song, tapos parang ginaganyan-ganyan niya lang yung song. So, parang, napaka-effective naman nun. Thank you, pinromote mo yung kanta. Kasi, eh, marami na naman akong booking dahil sa'yo. Oo, kahit si Marian Rivera, si Kiray Celis, di ba, sinasayaw yun? Oo. Ang Chinito ay anong year? 2013-2014. Matinam mo, oo. Oh. 8 years, 9 years ago. Oo, humataw sa TikTok. Siyempre, kilala si Yeng bilang bukod sa singer, ay composer din siya, songwriter. At ang dami mo nang naisulat. Ilan na? Actually po, hindi ko na po mabilang yung mga kanta na isulat ko. Marami po ako naging single na alam ng mga tao na grateful po ako na tinangkilik. Nire-review ko nga po yung ano ko, yung song catalog ko. Hindi ko po maani, parang mga nasa daan. Daan na rin po yung wow. song sa sulat. Oo, ikaw lahat ng kumanta o nagsulat ka rin para sa iba? May mga songs po ako na naisulat para sa ibang tao. Katulad ni? Yung kanta po na pinapakinggan din sa TikTok, kanta ni Miss Angeline Quinto, yung At Ang Hirap. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas, pagmulat ng aking mata, may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Diba? O diba? Trivia. Si Yeng palang sumulat niyan. Yes. Oo. Bukod kay Angeline. Ano po? Kanta ni Miss Sarah Jerolimo. Paano bang magmahal? Kailangan bang nasasaktan? Umiiyak na lang palagi. Gusto ko nang lumisan. For a new breakup playlist po. Oo nga, yung sa kanila ni Piolo Pascual. Yes. So, silang dalawa lang? Meron po. Si Eric Santos, meron din po. Kasi kung hindi po niya naging single for his album, title ng kanta, Sino Ba Ako Sa'yo? Sino ba ako sa'yo? Paulit-ulit bumabalik kahit nasasaktan ako sa'yo. And yung isa pong song na sinulat ko for Ate Jaya, yung Kasalanan Ko Ba? Kasalanan ko ba kung di na kinaya? Puso'y hindi ko madaya. Ayaw na rin kung walang patutunguhan. Kasalanan ko ba kung di na kumapit? Puso'y hindi na mapilit. Wow. Kasalanan ko pa. Ang
galing. Alam mo, hindi halatang lip sync. Hindi mo lip sync. Matikan nga pong pumiyak kanina. Sumayad ako. Oh, so, ang dami mo nang naisulat na kanta, Yeng. So, ano nang mangyayari dito? Kasi nabalitaan ko, meron kang katalog. Oo, dahil una ko nabalitaan nung hindi ka na pumirma ulit sa Star Music at Star Magic. Mm. Tapos nandun ka sa Republic Records. Opo. Pakikwento. Ayun po. So, ito nga po yung latest na ginagawa ko po ngayon. Kasi for the past 17 years po, Star Music has been taking care of my full catalog. Simula po ako, yung nag-umpisa sa Pinoy Dream Academy. Uh-oh. And then ginawa ko first album ko, second, hanggang sa 5 na albums ko. And prior to pandemic, nag-iisip na rin po ako nun. Kasi ano po ako, ano rin po ako sa pera, yung masino po. Mapag-ipon, I feel like hindi na po ako yung parang teenager na naglalaro. Siyempre, kailangan na po tayo maging seryoso in life. May asawa na rin po ako. Mm-hmm. Preparing for the future. We're not saying naman po na may masamang mangyayari or whatever. Pero just being ready, ano pa kayong ibang stream of passive income that can I have? So naisip ko nga po, paano kayo kumaon ko yung catalog ko? Pero I want to own my catalog in such a way na ayoko po nung merong samaan ng loob o magsusunugan ng tulay o kanyang ganyan. So I talk to my handler, Ate Cynthia, parang maganda po kung maon ko na yung catalog ko para sa future yung aking royalties ay makukuha ko na kahit matanda na po ako. Just being, yun, making sure lang po about sa buhay. So yung handler ko po, tinawagan niya po yung Star Music and we found out nga po na parang after that year, expired na po yung contract ko. So they were asking, gusto po mong bumirma ni Yeng? And kinausap niya po talaga ng puso sa puso ang Star Music. And ako rin po, eventually kinailangan ko na rin po silang kausapin. So we had a meeting, naiyak pa nga po ko noon eh. Kasi kulturang Pinoy po tayo eh. Alam niyo po, utang na loob, napakakahiya. So parang si Sir Rox, sabi niya sa akin, meron ba kami nagawang mali? What do you want to change? Ako, sir, hindi po talaga yun yun. Pinanggagalingan ko. Ako po ay, total, gusto ko lang po talaga na gawin po siyang parang source of passive income yung aking kanta. Sana po maintindihan ninyo. Sir, sobrang grateful po ako sa years na inalagaan niyo po ako and lagi ko pong babaunin sa puso ko yun kasi nga lang po talagang siguro po. Ito na yung age ko po. So, hindi po nakakaalam. Ako po yung lampas 30 na. So, ganun na po yung siguro may point in life talaga na maiisip mo na yun. Grabe yung nanginginig yung laman ko po nung nakausap ko sila kasi ayoko po talaga na sumama yung loob nila. Pero sobrang touch po kay Sir Roxy kasi pinakita niya yung empathy sa akin. Mas nakakaiyak po yun. Actually, parang naiintindihan niya. Minsan may mga takot ako. Siguro po tayong lahat. We don't want to say what we want kasi we feel like hindi tayo maiintindihan ng mga tao. Pero pag ginawa mo pala, pag tumalong ka, ay, gagawin ko na lang. Tapos pagdating mo doon, ay, naiintindihan nila. Nakakaalam ng puso, yung nakakatunaw. Parang hindi mo inaasahan na yun ang magiging sagot. Yes, naiintindihan nila. Tapos sabi po ni Sir Roxy na parang pag gusto mo ulit na magpahandle ng song sa amin eventually o kaya gusto mo mag-work with us, sabihin mo lang. Para siya talaga pong break up din talaga yun. Isang magandang relationship. Kasi hindi lang naman po trabaho yan. It's also pagkakaibigan that I have to take care of. Yung mga effort na ginawa po nila sa akin dati, kung trabaho lang, hindi po ganun kalaking effort. Pero dahil sa may iba pa pong meaning, I know na they take pride bilang anak po nila ako, sa kanila ako nanggaling. Nakita ko po lahat ng effort nila. Kaya ako din po sa side ko, gusto kong alagaan yun. So I'm grateful po the way that they have accepted yung aking paglinsan. So ngayon ay buong-buong iyon na ang katalog. Mm-hmm. Ilang tracks to? Dami pong kanta nung hinihimay ko yung catalog. Kaya inisip ko, gusto kong gumawa ng project na gagawan ko ng bagong version yung mga kanta para po ma-update mo yung areglo. Pero at the same time, hindi naman maninibago yung past generations pag pinakinggan nila. Pero makaka-excite kasi, ay, may bagong timpla, ganun. So, for the first project na ginawa ko for my catalog, tinitle ko po dito, Reimagine. Pinili naming unang limang kanta is mga ballad. Tapos yun po, pinareglo ko kay Miss Ria Osorio. Ikaw na po bahala dyan. So let's just stay true to the spirit of the song pero bigyan niyo po ng medyo bagong twist. So, kumbaga, ang mga gustong kunin yung rights ng songs mo ay didirekta na sa'yo. Yes po. Sana po sa mga nakakaalam na ngayon, diretso na po kayo sa akin. May email po sa aking Instagram. Email niyo na lang po ako. Didire-diretso na ba ito? So si Yeng ay parang mapapalayo pa yata yung posibilidad na yung inaasahan ng mga fans mo, lalo na, o mababalitaan nilang hindi pa magiging nanay si Yeng o ano. Dahil ang tagal niya na ni Yan. Oo. Anong dahilan? Choice talaga. Ang naging usapan po kasi namin yan before kami ikasala, after 2 years, enjoy mo namin yung relationship, tapos after 2 years, mag-anak po kami. So, dumating na po yung 2 years, na-feel ko po inside of me, parang
pa yata ako handa. Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin to sa asawa ko? Eh, siya parang gustong-gusto na niya. Tapos one time, pumunta kami ng Cambodia. Nag-tour kami doon sa mga templo-templo, ganyan. At siyempo, pa-delayed ako. Yung sinasabi po ng ibang tao na parang pagka nalaman nila or naka-feel sa na parang buntis sila, parang sobrang na-excite sila. Sa akin po, na-feel ko parang natakot ako. Bakit? Natakot ako. Hindi ko po alam eh. Ganun yung gusto ko po maging honest ha. Ayoko rin po maramdaman yun. Gusto ko kung sakaling totoo to. Dapat happy ako excited eh. Ka. So ako din po, nahiwagaan ako sa sarili ko. Dapat hindi ito yung feel mo. Bakit kaya? So I talked to my husband. Sabi ko sa kanya, love, delayed ako ilang araw na. Paano kung buntis ako? Tapos nakatingin sa akin, ikaw, anong nararamdaman mo? Hindi ko alam. Sabi ko, love, parang hindi pa yata ako handa. Tapos lumaon po yung trip namin. Delayed nga lang po talaga ako. Nagkaroon din po ako eventually. Nang narealize ko po na ako, hindi pa ako handa talaga. Ako rin po sa sarili ko, gusto ko naman maging normal na babae na parang excited to have a family. Para mabuo na kami niyan, magkaroon na kami ng sibling. I really want to be that kind of woman. Kaya po, in-trace back ko po, saan kaya nanggagaling yung fear? Siguro po, baari po mga psychologist na nanonood, kayo na lang po kumorek sa akin, ano? Nanggagaling po ako sa ano. Siguro, ang aga ko po kasi nagtrabaho. Parang nung nag-asawa po ako, doon lang po ako nakaranas na talagang ma-enjoy yung buhay that way. Kasi po, tatay ko nung nagtatrabaho na nasa industry, nag-start po ako 14. Work na po ako sa mga bars, singing sa Marikina. 14? 14 years old po. Tapos, kasama mo tatay? Huwag niyo po ko hulihin, mga polis. Nagpipiki po ako ng edad ko. Yung kilay ko, nininipisan ko para makakanta po sa mga rock band o kaya sa acoustic. Kasi iba-iba po yun sa Marikina po, may tuloy dyan. Ang tuloy na yan, yung may malaking sapatos noon, dyan po punong-puno ng mga bars. Dito, sa unahan, rock band. Pagka pumunta ka sa ilalim ng tulay, acoustic band. Pag gumanong ka, may barko doon, yun naman ay show band. Lahat po yung tinutugtugan ko. Halos hindi ako pumapasok sa school dahil maaga po akong namulat sa responsibilidad. Yung gusto ko po talaga na matulungan yung magulang ko. Gusto ko na hindi naman problema si mama pagka mag-ano ng bigasan. Sumasakit ang kalooban ko noon eh. Pag marinig ko mama ko, nakalito! Kaging si mama sa papa ko, wala naman tayong pera! Ayoko talaga marinig. Narinig mo yun. Ayoko naman problema nanay ko eh. So, ang response ko doon as a young person, kaya ko na yata maghanap buhay, kaya ko natin matulungan si na mama, gawin ko na. So parang in a week, twice a week lang ako nakakapasok sa school. Audition ako sa iba't ibang bars, sasaling singing contest, sasaling ng battle of the bands, tutugtog pa on weekends and weekdays. Tapos minsan papasok ako ng school, mga pagalitan pa ako teacher kasi tutulog-tulog sa klase kasi hanggang alas 3 po ang tugtugan eh. Pasok po ako alas 9 ng umaga. Tapos nung nakapasok na po ako sa industriya, hindi naman ako pinapayagan ni Papa yung kamong magta-travel. Yung ma-enjoy mo man lang yung life mo. Nakakulong lang din po ako sa condo kapag walang trabaho. Hindi naman ako kinukulong ng tatay ko, pero kasi hindi rin po talaga ako mag-imik. Pero kung may gusto man akong gawin, gusto ko po yung mag-travel. Pero nung nag-asawa po ako, diyan ko talaga naranasan yung makakuha kami ng 3 weeks na bakasyon, nakakapag-travel ako. Tsaka po nung nag-umpisa ako, hindi rin ako masyadong maano sa mga material na bagay, mabili. Nung nag-asawa po ako, parang may mga responsibilities na hindi ko na kailangan saluhin. Ngayon ko po rin na-enjoy actually yung finances ko. Ngayon ko po na-enjoy yung pagbili-bili ng mga ganun, mga bag, mga sapatos, na ano. Hindi pang trabaho po yung para sa akin lang talagang gusto ko. Curious lang ako, so magkano tinatanggap mo kapag tumutugtog ka? 250 pesos po. 30 kanta. Wow. In a night po. Tapos paus ka? Pag... Ay, hindi yun. Kasi hinasa ni Papa. So, kaya naman. Like, for how long yun? Years din po. 14 so, to 16 hanggang mag-audition po ako before Pinoy Dream Academy. So, nag-iba ang takbo ng buhay mo nung sumali ka na sa Pinoy Dream Academy noong 2006? Oo po, 2006. Pinoy Big Dreamer ka noon. Opo. And I'm sure yung tatay mo tuwan-tuwa ngayon. Sobra po. Oo. Ano nang naibigay mo sa daddy mo? Sa both parents ko na nabubuhay pa si mama, yun po talaga yung goal ko is mapatayuan sila ng bahay. May aircon. Sobrang laking achievement po nun ha. Tapos yun yung gusto niya, yung mukha siyang sendera, may terrace, ganyan. Napagawa ko yun for my mom. At least before she passed away, she was able to enjoy that house. Tapos yung tatay ko naman po,
nung nagretiro siya, 7 years ago, 30 years po siya nagtrabaho sa Ateneo de Manila bilang librarian. Request niya sa amin is Bukid. So ngayon, ang papa ko ay nakatira na po sa kanyang sariling mundo, sa Quezon. Meron po siyang 6 na hektaryang farm doon. Gaharvest siya ng mga coconut, ganyan. Living his life. Kakabili nga lang po nakaraan, bumili po siya ng kabayo. Cute ng tatay ko. Tsaka bagong kambing, nag-aalaga siyang baboy, ganyan. Yun po yung simpleng kaligayahan ng papa ko. Yung kapatid ko po na before me, natulungan ko po si papa na patapusin yun ng nursing. Kasi po yung atit, yung dalawa kong kapatid, napatapos po ni papa ng education. So okay. Teacher po ang atit kuya ko. Tapos yung sumunod, si Cookie, nursing naman po. Buti natulungan ko si papa doon. Ngayon po, independent na sila. They're able to sustain themselves. Good. Papa ko po, hindi naman po spoiled. Hindi naman siya yung ganun kasi meron din siyang pension. Pero minimake sure ko lang po na laging puno yung pantry niya ng mga needs niya. Hmm. Kung anong kailangan niya, kailangan na susupply ko. Wala bang hirit sa yung tatay mo na kailan mo na ako bibigyan ng apo? Papanining ng apo eh. Pero hindi directly. Parang ang cute siguro pag nagkaanak kayo. Hindi kasi siya yung directly na naghihingi. Ano kaya itsura ng magiging anak niyo? Kanyan si papa. Maghirit. Pressured ka? Hindi naman po. Kasi pakiramdam ko po naiintindihan ni Papa kasi nag-iisip bata rin ako sa presensya niya. Nakikita niya rin na parang nandun ako sa bahay, sa farm. Nakikita niya na yung child side ko ba na hindi ko masyado nalabas noon. Ngayon talaga. Tanungin ko nga, anong kaya naramdaman? Actually, hindi ko po alam nararamdaman ng tatay ko. Pero hindi naman siya na-measure. May mother-in-law, mas more. Naan? Kayo na sumunod kasi nanganak na yung kapatid niya. So, ano sinasabi mo lang sa Vienna? Eto ang pusa, mami! Apo niyo rin ho ito. Pero hindi siya natutuwa. So, may pressure din sa'yo kasi ang dami ng boses ang naririnig mo na pare-pareho ang sinasabi. Kailan sila bibigyan na apo? Kailan sila makakakita ng younger version ni Yeng? So lang po yun nga, I really feel like I have to take my time to fix also my mindset. Kuawa naman yung bata pag lumabas sa mundo tapos hindi siya lumabas ng nasa kaligayahan ng aking kalooban. Gusto ko din po na matulungan yung sarili ko mentally, emotionally, and physically. Kasi po may hormonal imbalance din ako. So kailangan ko rin po yung i-balance ngayon. No? I'm taking hormone therapy para po kung sakali mangyari yun. Di po ba environment din yan ang uterus? Di maganda yung kanyang kapupuntahan. Pero I can't say na malapit na po o matagal pa. Kasi kung yun binigyan na ni Lord, Panginoon, kalooban mo na talaga to. Kasi ako sa sarili ko, God, alam mo na, nandun pa ako sa moment na ini-enjoy ko yung life ko. Pero po, kung pakiramdam mo, Lord, kaya ko na yung responsibilidad, kaya ko nang maging okay na nanay, hindi ako magdudulot ng kalungkutan sa buhay niya, at ako yung magiging biyaya sa kanya. Honor sa akin yun, ipagkatiwala sa akin ng Panginoon, kung sakali po. Ano lang ang worries? Siguro po, marami po makaka-relate sa sasabihin ko. Siguro po pag lumaki kang hirap. Hirap po talaga yung parang hindi naman po sa ini-expect mo na yung doom. Parang feeling mo about to happen. Gusto kong ma-secure yung sarili ko at kaming mag-asawa financially lahat now para dumating siya. Tapos sobrang lahat ng gusto niya kapupunta sa kanya. Ayoko po yung mga bata pa kami magkakapatid. Medyo mahirap yung problema po sa mga bagay-bagay, sa mga simpleng pangangailangan, ganun. So kami pong mag-asawa, we're really working hard to prepare kung ano man yung maging pangangailangan in the future. Gusto po talaga namin maging sigurado. Pero sinasabi nga po nila, you can never be ready. Once na nandun na, saka ka maging handa. Nakakatakot din po yung ganung thought sa akin. Pag nandun na lang ako, gusto ko para maging Boy Scout. At least, parang may preparation. Ba't ka nun si Yeng? Mas takot kesa excited? May illogical worries din po talaga. Kasi kumbaga, talking to you now, habang ina-analyze po natin lahat ng to, grabe na po yung pinagdala ng Panginoon sa akin, sa buhay ko. From that little girl na tumatawid sa tulay, naglalakad kasi walang pamasahe sa school paminsan, ganun. And where I'm at right now, I think I just have to leave it all behind. Yung mga ganung unnecessary worries. Kailangan kong overcome talaga yun. And to always open my eyes dun sa mga bagay talaga na ginagawa ni Lord sa buhay ko. Kasi sobrang dami po talaga. Hindi ko nga po akalain, maabot ako sa industry ng 17 years. Grabe si Lord. Lahat ng pambihirang opportunities. So, sinong katuwang mo para ma-overcome yung fears mo, yung pagpa-flashback mo, para ipaalala sa'yo na, Yeng, andito ka na. Wala ka na sa nakaraan. Una po sa lahat talaga, si Lord talaga. Kapag mag-isa na po ako,
Kasi po dyan dumarating yung mga negatibong isipin, di ba? So, kailangan ko po talaga ipikit yung mata ko. Talaga mag-pray na, Lord, tulungan mo ako na hindi yung negative yung nakikita ko. Kailangan ko na hindi matakot. Mag-cause talagang maging grateful. Aminin ko po minsan may mga times talaga na weakness, na hindi ko po talaga makontrol yung mind ko. So, I'm grateful na for the past 4 years po, nagte-therapy ako. So, natulungan po ako ng aking psychologist to harness my thoughts. Yeng, bakit ganun yung lagi mong sinasabi na takot kang bumalik sa dati? Pero alam mo naman, hindi ka naman nababalik. Siguro, ano, traumatic po talaga yung childhood na ganun. Gano'n ka-trauma yan? Huwag ganun. Ang hirap pong maging mahirap yun. Hirap po talaga. Yung narinig mo yung nanay mo na namang problema. Yung ganun. Tapos baon yung tatay mo sa utang. Yung mga ganun. Ano. Ayoko talaga nun eh. Ayoko po nun. Ayoko mangyari yun. Sa akin o, sa maging anak ko. Yung fear ko talaga. Gusto kong maging responsabling adult. Gusto kong makatakas. Yun yung word eh. Pero hindi naman po ako yung parang ungrateful sa mga naranasan ko sa buhay ko ng bata ako. Actually, grateful ako. May part na nakakatakot. Takot, hindi galit. Hindi lang din masakit. More on fear lang. Dahil naranasan mo yung mamroblema para sa magulang mo. Sorry. Kasi ginawa naman ng magulang ko yung lahat ng makakaya nila. Alam ko yun eh. Minsan nga ayaw ng mama ko na magugutom kami, nagsusuong ng bilao. Yun eh. Sorry. Kaya ayaw ko pong binabalikan eh. Hindi naman po ginusto ng magulang namin na ganun. Mahilig lang po rin kasi tumulong yung pagulang ko sa iba. Kaya minsan yung dapat mapupunta sa amin, napupunta sa iba. Nanay ko last year, pipintasan nila yan na bungang era dati. Pero si mama after magkuda-kuda, abutan ka pa rin yan eh. Kasi hindi siya makatiis sa mga tao. Tumutulong talaga yun. Kahit ano. Kapag ano, binabalikan ko po yung mga memories ng bata ako. Kasi yung babalik sa magulang ko, sasabihin nila na responsable magulang. Hindi, kasi nanay ko, lahat ng trabaho pinasok nun. Kahit maging labandera, magsulong ng bilao para magtinda ng isda, gulay. Lahat, napuno yung pista ng buhok ng mama ko kasi nagtitinda rin siya ng merienda sa hapon. Mainit yung... Hindi po kasalanan ng magulang namin. Yun po siguro yung gusto kong puntuhin. Kung meron man po akong sense of responsibility, kasi ganun din po yung magulang namin. So, may mga pagkakataon noon na nawi-witness mo kung paano pag-chismisan nanay mo? Magagalit mga tao sa kanya. Kasi nabunga nga siya ganun po. Hindi nila alam sa likod ng pagiging bungangera ay may soft spot pa rin sa nanay mo. Na gusto niyang tumulong. Sobra po. Grabe po yun. Isa yan sa rason niya kung bakit gusto mo muna kompleto ka. Handa ka mentally and emotionally para maging ina someday. Ako maranasan ng anak ko yung ganun. Kasi ginagawa lang naman din ng mga magulang yung best nila para mag-survive, para maibigay ko ano yung kailangan ng mga anak nila. Siguro takot din ako magalit anak ko sa akin. Paano mo na itatawid yung mga moment na nag-overthinking ka, na may anxiety ka, na meron ka ring depression? Paano mo siya na itatawid? Itong na po sila at yung pagbibilang ng mga magandang bagay sa buhay ko. Katulad ng napakabait kong asawa. Sobrang swerte ko buhay yan. Kung meron man ako isang tamang desisyon talaga na ginawa ko sa buhay ko yan. Ikaw! Ang pag-ibig na hinintay. Para ko siyang teacher, para ko siyang coach, para ko siyang cheerleader. Para siyang liwanag sa aking madilim na ulap, ganyan. Si Yan naman, yung parang mas inaalala niya kung saan ka happy. Kung what will make you happy, dun ako. Kung hindi pa panahon para
maging parents tayo, okay lang. Ganun siya. Opo, ganun siya. Adjust siya eh. Nakita niya na ano ko na hindi pa ako handa. Wala, hindi pa talaga ako ready. Kita ko sa mukha niya na medyo nalungkot siya, pero naintindihan niya. Kulab, secure muna natin lahat ng bagay. Tumatanda na rin ang ama ko, alagaan muna natin si Papa. Yan. Intindihan niya, nakakatuwa to have that kind of person in your life na hindi pipilit yung bagay na alam mo hindi mo gusto. Napakaswerte mo, Kaya. Hindi lahat ng lalaki ganyan. Pwede ka nilang layasan or pwedeng mangaliwa sila. O ikaw, Ote. Lagi ka niya naiintindihan, binibigay niya yung happiness mo sa'yo. Grabe rin. That's love. Anong tipang may bibigyan kapag sila yung nag-overthink? Napaka-cliché. Prayers. Talaga. Play ka ng worship music. It really helps me to be grounded, to be back sa planet Earth. Kasi grabe talaga ang napakamakapangyarihan ng isip ng tao. Kaya ang dalhin sa worst fear mo at any moment. So find something. To me, that's worship, that's prayer. Listening to the type of music that calms me. Find that kung ano yun sa heart mo. I'm not saying this that perfect ko to dahil kita nyo naman sa buong interview ito, no? Talagang masalimuot ang aking pag-iisip. Pero yun, find that in your heart. Yung parang, kumbaga, anchor, ang iyong angkla para hindi ka masway ng iyong mga thoughts. Mm-mm. Masyadong malalim yung pagmamahal mo sa pamilya. Parang kung pwede lang gumawa ka ng magic para maganda ang mga pamumuhay ng iyong pamilya gagawin. Ramdam yun ng audience natin. Anong maipapayo mo ngayon sa mga yung tulad ng sitwasyon mo? Lalo na breadwinners. Una sa lahat, naiintindihan ko yung fear. Kung mahirap. And tayo ang pinagpala ng ganito, ng sense of responsibility. Hindi rin natin alam kung bakit, pero may purpose ang Panginoon kung bakit tayo. Bunso ka, naging panganay ka. Middle child ka, naging panganay ka. Yung panganay nyo, naging bunso. Hindi mo alam kung bakit. Nagkagulo-gulo na ang sequence ng buhay. Pero may purpose ang Panginoon. Trust this process. Siyempre, siguro bilang pagiging wise na lang, tumutulong tayo, mag-keep ka para sa sarili mo, mag-ipon ka on the side, pero huwag na huwag mo kakalimutan yung responsibilidad, lalo na sa magulang. Iba talaga. Mahirap magsisi sa huli kapag ka hindi mo na ibigay lahat ng kailangan ng magulang mo. Pero yung mga kapatid, ibang usapan yan. Kailangan siyempre, turuan mo rin yung mga kapatid mo to be responsible. Tulungan mo sila na makahanap ng trabaho. Hindi sila pwede na nakadepende sa'yo lagi. Kailangan mo na bigyan din sila ng backbone. Kung bunso ka, medyo mahirap yun dahil matanda sila sa'yo. So daanin mo sa lambing, sa pagmamahal. Tsaka pagtiwalaan mo na kaya nila yan. Kung matakot na, wala ako, baka mamatay sila. Hindi ganun yun. Kasi yung mga pabangkin mo, mas mahal yan ang magulang nila. Gagawin nila lahat ng makakain nila para buhayin yan. So, kung mag-alala, kung paano ko tinrust ni God, trust mo rin yung mga kapatid mo. Help them start, but let them finish on their own para magkaroon sila ng mas malakas na pamumuhay. Ang awiting ito'y para sa'yo. At kung maubos ang tinig, di magsisisi dahil iyong narinig mula.